Yeah, yeah. So gusto kong basahin natin ito. Magbigay galang tayo sa salita ng Diyos. Tumayo muna tayo sandali. Dalawang verses lang naman ito. Philippians o Filipos 4, 8 at saka 9. Sige, babasahin natin sa may sabay hanggang sa verse 9. Bukod yan, 1, 2, 3. Bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at tapuli-purin, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at nais-nais. Verse 9. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinangga mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mari na tayong maupo. So, purihin ang Diyos dahil sa kanyang salita na ating binasa. Hihimayin natin ito, ano, dalawang verses lang. Pero, I hope talagang maintindihan natin maigi at maunawaan. Unang-una, pakita ulit yung verse. Meron tayong makikita diyan ilang bagay. Sabi niya ito, bukod yan. Pero sa English, ito eh, finally. Yung translation, medyo satisfied. Dahil hindi bukod yan. Baka may pinanggaling ang ilang words. Kahuli-hulihan. O yan, parang bukod yan. Bukod sa mga nauna niyang bilin. Kasi dito, finally, brethren, whatever things are true. Ayan. Sabi dito, anumang mga bagay na mabuti. Ayan. Totoo. Medyo nagka-rumble-rumble lang, ano? Isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo. Ayan. Ayan pala yun. Totoo, marangal, matuwid. Ano ba itong totoo, marangal, matuwid? Kung titingnan natin ito, sa English, ito ay true, things that are noble, things that are just, things that are pure. So, pinakita dito, true, totoo. Yung sumunod, marangal, noble. Ayan. Just, things that are just, matuwid. Ayan. So, yun yung sinasabi, matuwid. Ito yung makikita natin mga sinasabi na titingnan natin ay sa English, meron tayong tinatawag na word na authenticate. So, ano ito yung point number one natin dito sa mensahe na to? Three, nilagay ni Teacher Lore, three A's. So, 3A's ng ano. Hindi ko ba nabibigyan ng title to eh. Authenticate. Pag sinabing authenticate, di ba pagka sinabing authentic, totoo yun eh. Di ba? Para masabi mong isang bagay, di ba, nagpunta ka sa sanglaan, may dala-dala ka sing-sing, tapos pinauri mo, napulot mo lang. Kasi hindi mo alam kung anong klaseng sing-sing, pero mukhang ginto at napakaganda. Sabi mo ganyan, tapos initingnan mo pa yung bigat, sabi mo, uy, mukhang ginto. Eh, nung dinala mo sa pawn shop, tinasahan. Nung tinasahan, sabi sa'yo, walang value ito. Wala itong halaga. Pero sa tingin mo, napakaganda na. Diba? Ngayon, malulungkot ka kasi ang napulot mo pala ay tanso. Natanso ka. O hindi man tanso yun, kumbaga parang mahusay lang ang pagkakaplate nung ano, nung ginto. So, yung pilak ay ano, ah, di ba, silver? Oo. Pero ang silver may halaga eh, kahit pilak. Pero yung faith talaga, walang halaga yon. So, dito sinasabi ni Pablo, ano bang mga bagay, sabi niya dito, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, kagalang-galang, may karangalan, whatever things are just, ibig sabihin ng just sa English, sa Tagalog, matuwid. Kasi itong mga bagay na to, ito yung authentic eh, hindi fake. Diba?
So kailangan sa buhay natin, siguro sabihin natin, may mga tao kaming kilalang fake plastic, kumbaga. Hindi natin naiiwasan sa buhay natin yun, na meron tayong mga taong maminit na mga, kumbaga sabihin natin, plastic. Pero, hindi ba kung magsasabi tayo bakit sasabihin natin plastic sila, hindi ba tanungin din natin yung sarili natin, minsan nagtuturo tayo, plastic sila, nakaganyan. Nakalimutan natin yung tinuturo natin, yung tatlong daliri, nakatuturo sa sarili natin. Hindi ba tayo nagiging plastic din? O kaya ang pakikitungo natin, kaya ganun sila makitungo sa atin, kasi yun pala yung pakikitungo natin sa kanila. Hindi ba? Baka mayroong problema din sa atin. Kaya kasi ang sabi ni Pablo, isipin natin yung mga bagay na totoo, inahamon niya tayo. Na ito ang unang-una natin gagawin. Bakit kaya totoo ang una niyang binanggit na salita? Hindi niya binanggit yung isipin yung mga bagay na maganda. Kasi nandiyan din naman yung maganda eh. Nandiyan din naman yung malinis. Pero inuna niya yung totoo kasi kailangan authenticate. Kasi pagka nauna na totoo ka, totoo kang hiti yung kaharap ka, ito ka, mabait ka ngayon, mamaya pagtalikod mo, bubulong-bulong ka. Tapo na ito, talaga naman, sobra naman. Ayan, may mga bulong-bulong ka pang sinasabi pagtalikod mo. O kaya mayroong iba, hindi na galit sa harapan ng tao. Pero anong ginagawa? Sila. Nagturo na. Nag-post na sa Facebook. Galit na galit sa Facebook. E nabasa. Kanina kaharap ko siya, parang ako yata yung pinaririnigan. Isipin mo, hindi. Tapos sasabihin ng iba, sino kaaway mo? Yung nagtanong ng sino kaaway mo, siya pala yung kaaway. Kaya yung matindi. Hindi naramdaman nung sino kaaway mo? Nagtanong pa. Nasabihin mo, nagtanong pa, yung pala yung nagtanong, yung pala yung kaaway. So, dapat, totoo tayo eh. Naalala ko tuloy, minsan tinanong ko ni Ann, totoo naman to, honest ako sa kanya. Ikaw, sino yung tagalit mo? Kanino ka naiinis? Kanino ka nagagalit? Sabi ko, wala. Totoo naman sa puso ko na wala eh. Sabi niya, kasi dumating sa time na nagkaroon siya ng mga struggles sa church and may mga hindi pagkakasundo. Kaya dumating sa point talaga dinidili siya ni Lord, nagpe-pray siya palagi doon sa may taas namin. At natutuwa naman akong inaayos ni Lord na ganun. Ngayon, kung meron man maaring ako hindi na nagagalit sa kanila at nararamdaman kung meron silang ganun nararamdaman sa akin, pinagpe-pray ko. Sabi ko, Lord, ayusin mo po. Ako nararamdaman ko, kunwari, nagsabi ako. At sa pulpito, hindi siya nagustuhan. Sasabihin ko, Brother Tito, laging may patama. Baka mamaya, kaya yung iba, hindi na pumupunta dito, natatamaan. Laging may patama si Brother Tito. Ito, ano ba pipiliin ko? Masiyahan kayo dahil sa naririnig yung mensahe at pagkatapos yung Holy Spirit nalulungkot at nalulumbay dahil hindi ko siya sinunod. I would rather choose na ang Holy Spirit ang pakinggan ko at kayo ang makaramdam ng discomfort. Di baling hindi kayo komportable dyan sa inuupuan nyo dahil nagsasalita ako ng totoo. Huwag ko lang mapasama ang loob ng Banal na Espiritu. Kasi ang Banal na Espiritu, siya ang nangungusap sa atin eh. Ilang beses na ba yun nangungusap ang Banal na Espiritu na tayo mismo ay pinapabayaan natin siyang magalit sa atin o madisappoint sa atin. Ilang beses na yung pagkakataon na yun. Dinulungan ka, ito gawin mo, ang ginawa mo, yung iba. Ilang beses na kaya yun? So dapat umawi naman tayo sa udyok ng Banal na Espiritu. Isipin daw natin ang mga bagay na mabuti. Ikalawa, kapuri-puri. Ano yung mga bagay na kapuri-puri? Mga bagay na yung halimbawa, nakita mo yung isang tao, wala kang makita sa kanyang
ano, katangian niya na maganda. Wala talaga pang iniisip mo siya. Pag nakita mo yung tao na to, wala kang masabi ng mabuti. E di puro negative ang nasa isip mo. Pero iisipin mo talaga sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, may makikita kang mabuti ito sa tao, sa katangian niya. Ang problema, pag ang isang tao ay punong-puno ng pag-iimbot, yung damdamin na mayroong negative feelings, doon ka walang mapuri doon sa isang tao eh. Minsan yung tao, alam niyo ba ewan ko kung nararamdaman niyo ito eh, mayroong isang tao na kakakita mo pa lang, hindi naman siya nagsasalita ng masama. Kamukha nung kwento ni Brother Royet. Sabi niya kanina, nakita niya may tato. Di ginudge na niya. May tato eh, di ba? Paday nung pakiramdam mo, ganun. Kahit sino naman makakita sa ibang tao, ganun eh. Tapos, ano ba yun? Maskulado ba yun? Oo, maskulado. So, sino nag-contact sa inyo siya? Ano, pinost nila. Pinost nila na mayroon silang nakita. Oh, napakabuting tao naman, di ba? So, iisipin mo, hindi doon sa itsura niya, di ba? Minsan, hindi mo pa nakatitigan. Ako nga, nangyari nga sa akin yun eh. Nakaupo ako sa jeep, nakatingin ako sa labas. Maya-maya, nagagalit sa akin yung tao. Sabi ko, bakit ka ako nagagalit to? Eh, bata pa ako nun, hindi ko pa na yata nakikita nun si Sister Anne. Yung pala, sabi nung mga katabi ko, adik yata, sabi ko, huwag mong pansinin. Kumbaga, hindi ko na lang pinansin. Pero totoo, may mga ganun palang tao na sa tingin lang, pwede na kayo magkabanggaan eh, di ba? Pwede na kayo mag... Sa tinginan lang ah. Grabe. Hindi pa kayo nag-uusap, hindi pa kayo nag-aaway, pero kaaway mo na. Yun na nakakalungkot. Pero kung ang puso mo, puno ng ano, pagmamahal, alam mo yung... May bagay kang mapupuri eh, doon sa tao. Di ba? Kahit na pangit. So, mabuti, kapuri-puri. Sa English, ang sabi dito, things that are true and things that are noble. Noble sa ibang salin. Ano pa ba sa ibang salin ang noble? Kagalang-galang? Eh, marangal. Iba pa yung marangal eh. Noble. Sa ibang salin, tingnan natin yung ibang salin ha. Philippians chapter 4 verse 8. Ayan. Sabi sa verse 8, honorable. Oh. Sa honorable, kagalang-galang. So, ito yung tinatawag nating kapuri-puri, kagalang-galang, or honor, or di ba tinatawag natin yung mga ano, yung mga politician, kagalang-galang? Honorable. Ah? Honorable. Honorable, di ba? Mayor. Honorable mayor, honorable vice mayor, honorable congressman. Pero dito sa Pilipinas, ibang tunog na. Pag sinabing congressman, naiiba yung connotation eh. Tinatawag na congressman, di ba? Dahil mahilig daw sa tong, ganun. Tapos yung mga mayor, naiiba ang pahiwatig o pakiwari ng mga Pilipino sa mga iniilala nating mga politicians. Pero sa totoo lang, dapat tayo mismo ang kakitaan din ng mga bagay na ito. Okay. Kung titingnan natin, itong mga politicians na to, nabanggit ko na yung politika. Ang mga bagay patungkol sa politika, let's say sabihin ninyo, bakit hindi ginagawa ng gobyerno ang mga bagay na binabanggit sa Pilipos 4, versikulo 8 at 9. Bakit hindi nila pinapatupad yung mga bagay na mabuti? Bagay na kapuri-puri, bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis. O siguro yung malinis, nakikita natin, nagpapatupad sila. Clean and green.
maganda, kanais-nais, bakit hindi nila pinapatupad yung mga karamihan diyan? Tapos yung verse 9, hindi rin. Kasi ang pagkakaiba nito, ganito, meron ba kayo nakitang taong kinulong dahil ay nireklamo sa barangay, itong kapitbahay ko, hindi ito mabuti, hindi ka puri-puri, hindi ito totoo. Peke siya, plastic siya. Hindi siya marangal, hindi siya matuwid. Kaya inireklamo mo dito sa barangay. Meron bang nagreklamo sa inyo nung gano'n? Yung kapitbahay ko, ito yung mga katangian niya. Hindi siya maganda, hindi siya malinis, marumi siya sa bahay. Hindi ka nais-nais. Binaranggay nyo. Meron na ba kayo narinig na gano'n, binaranggay? Ha? Ano yun? Inulit po ng pagkaybayan. Dahil? Yung pala, kakampi ng kapitan. Okay. Kaya, tao ba ito? Oh. Bakit inireklamo? Ay, nagarapag sa batas. Pero hindi marungis pa siya sa bahay, sa paligid? Hindi naman. Nahuli sa kalsada. Ah, nahuli sa kalsada. Ano siya, taong grasa? Hindi naman. Ay, hindi naman. Pasikatiro. Ano daw? Pasikatiro. Ah, nagpapasikat. Okay. Meron na palang ganun na violation. Pasikatiro. Hindi ka namin. Hindi pwede tumakbo ang motor na walang ilaw. Ah, okay. May violation yun. May violation siya. Tumakbo siya ng walang ilaw sa gabi. Ayun. May violation siya. Pero yung ang violation mo, itong mga bagay na to, mukhang hindi mahuhuli eh. Bakit? Kunwari, nasa loob siya ng bahay niya, hindi siya malinis. Magulo yung bahay niya, hindi maganda yung bahay niya. Hindi kaya re-reklamo ng kapitbahay mo. Bakit? Kasi, nasa privacy mo ikaw eh, ng bahay mo eh. Halimbawa, meron na ba kayong narinig? Bagamat eto, bawal na ngayon, nagsisimula na ipagbawal. Pero sinabi, meron na ba kayong madalas na hindi mo sinabing ano? Itong kapitbahay ko madaldal to eh. Nireklamo ko to. Maingay. Masyadong maingay. Masyadong matalak. Ako, ibinaranggay ako. Wala ko akong kwentang pagkaybayan. Dahil? Sabi ko, ano po reklamo sa inyo? Ano ko raw, iinit sa pera ko kasi pumasok doon sa bahay na walang paalam. Ah, okay, pumasok. Pero hindi dahil kayo ay nag-iingay, ganon, hindi po ganon, iba. Okay. Ngayon, sa ngayon, walaya. Alam niyo kung bakit nagkakahiwalay? Kasi ang trabaho ng gobyerno, mga bagay na pang-gobyerno, itong mga bagay na to, yung binabanggit ko, pang-church ito eh. Itong mga bagay na itong pagtutumpak, ginagawa saan? Sa loob ng simbahan. Tingnan niyo yung sumunod na talatang babasahin natin. Verse 9. Verse 9 muna. Ayan. Ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo. Tinanggap mula sa akin, salita na gawa sa inyo at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Narinig niyo bang nagpahayag ang mayor patungkol diyan? Di ba wala? Itong mga bagay na ito ay pagtutumpak at pagtatama sa loob ng church. Kaya ito, trabaho ng church yung magtama at magtumpak sa mga tao. Okay, balikan natin ulit yung ano, yung binabasa natin. So nakita natin yung unang-unang punto kung saan, sabi dito, authenticate. Tingnan natin kung ang mga bagay ay authentic, sumunod, adorable. Ano ba yung adorable? Mga bagay na, sabi dito, ayan, sige, ano ba yung adorable? Tingnan natin, next point. Mga bagay na malinis. Okay, hindi ko pala nabanggit yung matuwid kanina. Yung matuwid is being not just sa English, right and pure. Yung tama, ayan. Kung ikaw ba ay tama, ikaw ba ay puro. Ayan. Balikan muna natin yung bago ako tumalo pala sa adorable. So ano ba yung mga bagay na matuwid? Ano ba yung bagay na puro? Yung bagay na matuwid, ibig sabihin, ipinapamuhay niya yung mga bagay na
hindi liko. Diba? Pag sinabi mo liko, ano ibig sabihin nun? Palikuliko o crooked. Ibig sabihin nito, mga bagay na baluktot sa kaisipan ng mga tao. Ibig sabihin, kahit ano sabihin mong tama, siya, sabihin mo, wag kong gagawin yan. Ano ginagawa ng mga bata? Gagawin pa rin yung opposite. Kasi yun yung opposite ng tuwid eh. So, iniisip natin, bakit ganun yung anak ko? Pinalaki ko naman ng tama yan. Pinalaki ko naman ng ayos. Pero, bakit ganun? Habang tumatagal, parang lumalayo siya. O iba yung ikinikilos niya. Diba? Parang sa atin, ang nangyayari madalas, ganito. Sinasabi na lang natin, kuminsan pag wala tayong magawa at hindi tayo pinakinggan, yan ang pamangkin mo, pagsabihan mo o pangaralan mo. O kaya sabihin mo, susumbong mo na sa lolo o sa lola kasi hindi mo na kaya. Pag may mas matanda, maaaring mas makinig o ibang tao. Yun yung mga nagiging katwiran natin minsan kasi hindi na natin kaya eh. Bilang mga magulang. Kaya ang ginagawa natin, ipinapasa natin sa iba. Sa mga ibang ano. Yun yung sa mga magkakapatid naman, kapag hindi na nasusunod si ate o kaya si kuya, kumakausap na ng ibang tao para pagsabihan yung mas nakababata. E buti kung yung nakababata ang problema, paano kung ikaw may problema? Yung bata, mas mabait yung ate, yung o kuya. Ngayon, may role reversal. Ang hirap nun. Dahil yung mas bata ang magsasabi sa mas matanda. Di ba? So, dito tayo nagkakaroon ng konting problema. Ngayon. So, mahalaga na ang mga bagay na to, alam natin, para ma-authenticate yung kalalagayan natin bilang tao sa harapan ng iba. Okay? Tingnan natin yung sumunod na ano, adorable nga. Ayan, next. Authenticate, ikalawa, adorable. Ano ba yung adorable? Ito yung sinasabi na mga bagay na sabi dito, whatever things are lovely. Lovely. Sige, patingin nun sa Tagalog yung lovely. Iba ang ano eh, maganda. Ayan. So, maganda, whatever things are of good report. Ayun. Pure, lovely, good report. Kanais-nais. Ayan. Yung mga bagay na malinis. Teka, ano ba yung malinis? Kadalasan yung mga maruruming mga bagay, saan lumalabas? Ha? Sa bibig. Totoo po yun. Sa bibig lumalabas yung mga maruruming bagay. Actually, pag pinag-usapan ng siyensya, yung pinakamaruming bagay, yung luha, okay pa yan eh. Puro pa yung luha. Pag lumuha ka, tapos tiningnan yung sa microscope, yung iyong luha, pagka yan tiningnan sa ano, sa in-examine ng mga medical technologies, walang makikitang dumi sa iyong mata. Maliban na lang kung may sakit yung mata mo. Pero alam ko, pag lumuha ang isang tao, puro ang lumalabas sa kanya. Pero pagka ang isang tao ay in-examine ang kanyang laway, pag in-examine ang kanyang laway, dyan mo malalaman kung may sakit yung tao. Pinag-usapan pa lang natin biological ha. Biologically speaking. So, ano mga salitang lumalabas din? Ito matindi. Yung mga sinasabi natin, yung mga lumalabas sa ating mga bibig, ito'y mapanganib din. Alam nyo, kung pupuntahan natin yung talata sa James, ayan. Sa Tagalog ay Santiago. Medyo layo, ano, bakit ganon? Kung binubuklatin nyo yung Bible, maintindihan nyo na si James pala sa Tagalog ay Santiago. Sige.
Sige, nakita niyo na ba yung James? Nakita mo na ba yung ano, James? Ah, okay. Chapter. James chapter, kung hindi ako nagkakamali, chapter 2. Sige, tingnan natin yung chapter 2. Sandali lang. James chapter 2, kasi biglaan lang ko lang naalala ito regarding dito sa ano, yung nagsasabi dito na ano ba yung hindi po pwede ito na ang ating mga bibig ay nagsasalita ng mga bagay na hindi kaibig-ibig. Kailangan ko si Brother Ricky. Naalala mo ba to? James chapter 2 or James chapter... Ayun, verse 15. Okay. James chapter... If a brother or sister, iba yata ito. Hindi po ito. Ay, ito. James chapter 3. James chapter 3, verse, tingnan po natin ito, verse 2. For we, sandali. Lahat tayo ay madalas magkamali. Okay, ito, basahin natin. Pakinggan natin ito. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang tigilin ang kanyang sarili. Ibig sabihin ito, taong ganap siya, perfecto siya, hindi siya nagkakamali. Hindi siya nagkakaproblema, napipigil niya yung sarili niya, meron siyang self-control. Okay? Verse 3, tingnan natin. Next verse. Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Alam niyo yung mga kabayo, di ba? Pag sumakay kayo ng kabayo, kakaliwa siya pagka binatak mo yung renda sa kaliwa. Kakaliwa. Pag binatak mo yung renda sa kanan, kakanan siya. Kaya nga yung mga kabayo, ano yung itsura nila? Mayroong... Tapaw. Anong tawag doon? Tapa-oo. Ay, yung pala salita nun, ano? Tapa-oo. Huwag pala yung tawag doon. Yung nakalagay dito sa mata nila. Bakit? Kasi pag inalis mo yung takip na yun, makakakita sila sa kanan at saka sa kaliwa. Kaya forward lang ang nilalay sa kanilang mga paningin. Para diretso lang ang tingin nila. Ngayon, yung kabayo, pag inilimon mo sa kanan, ay di kanan na siya, kakanan na siya. Dahil yun ang direksyon niya. Yun yung trabaho ng tapa-oo. Sa imata kasi nila, 300, ano yun? 360 sila. Nandito sa parang dito sa kaliha, parang kalahati 180. Kalahati ng mata nila, 180 ulit. Ganun. Ang galing ng karakteristik ng kabayo, di ba? So, ginawa ng mga... kutsero. Ng kutsero. Hindi lang kutsero yun, ng unang panahon pa. Ang matindi pero dyan, yung ano lang ganun, yung mga wild na, mga cowboy mga ganun. Wala nun. Ang matindi, yung mga kutsero, matatalino, ginawa nila, nilagyan nila ng ano, ng tapa-oo nga. Ang galing ng Tagalog, ano, tapa-oo. Diretso na natuloy yung tingin nila. So, ngayon, makikita natin, sinasabi dito, nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Verse 4. Isipin nyo rin na mga barko, ayan, matindi yan ang barko, kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon. Asa ng timon? Nasa likod yun. Kapraso lang yun. Pero ang laki-laki ng barko, ano ginagawa ng timon? Napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Kung gusto niya kaliwa, kung gusto niya kanan, yung maliit na timon gagalaw na. Liliko na sa dagat yun. Konting-konti lang nun, bago na yung degrees nun. At yung 1 degree,
pwedeng ikalayo ng barko o ikaligaw kung mali yung degrees ng pagkakagalaw doon sa barko. Ngayon, ito, pakinggan niyo yung mga susunod. Ito matindi. Verse 5. Bakit mabagal? Ayun. Ganoon din naman. Ang dila. Ayan. Ang dila natin kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Pakibasa ka. Kayabangan. Kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak ang gubat na masusunog. Gubat ang masusunog na galing sa maliit na apoy. Di ba yung maliit na apoy lang? Isang spark lang kaya niyang ubusin yung buong gubat. Eh yung dila mo, kaya ba niyang mag-spark ng katulad ng gubat? Yes or no? Yes! Subukan natin itong experiment na to. Sa isip lang natin, may daladala kang isang sako ng mga balahibo ng manok. Punuin mo puro balahibo ng manok nasa loob ng isang sako. Umalik ka sa pinakamataas na tore ng simbahan. Pagkatapos gawin mo ganito, yung balahibo ng manok, ihagis mo. Isaboy mo sa tore ng simbahan. Okay? Sinaboy mo lahat. Pagkatapos mo isaboy lahat ng mga balahibo ng manok, bumaba ka doon sa ibaba ng tore. Tsaka pupulutin isa-isa yung mga sinaboy mong mga balahibo ng manok. Sa palagay mo ba mapupuno mo pa ulit yung isang sako na yun? Hindi na. Ganoon din ang pagkakalat ng chismis. Ang chismis ay hindi chismis. Pero bakit maraming gustong kumain ng chismis? Marites. Yun ang problema. Maraming beses na ang mga chismis ay napakasarap. Bakit parang ang dami-daming gustong makikain? Bakit ang daming tao doon? Ang daming tao doon sa umpukan, may kinakain ata silang masarap. Pero pag nakita mo, walang pagkain na. Ano mo ginagawa niyo po dito? Ay, nagkukwentuhan lang kami kasi napag-usapan namin si Mari ganito, ganun-ganun. Tapos si Mari, walang kaman na himalay. Siya pala ang ulam. Siyang merienda. Siyang merienda. Simula umaga. Si pare ang almusal, si mare ang hapunan. Si bunso ang merienda. Ang merienda. Pinag-usapan yung buong pamilya. Ako, kailangan iwaksin na po natin itong mga bagay na to. Kasi sabi nga, think of pure, admirable, mga bagay na mabuti. Diba? Meron pa bang nasa verse 6 na maganda? Yung 6, basahin daw natin yung 6. 6 at saka 8. Sige, tuloy natin yun. Verse 6. Hindi itong verse 6 eh. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. Tingnan nyo ha, sinabi yung salita, kasamaan. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad dito ng apoy na nanggagaling sa... Uy, Saint Pierre. Tingnan nyo yung definition ng Biblia. Katulad ito ng apoy na nanggaling sa impyerno. At sumisira sa buong buhay natin. Kaya anong trabaho gagawin natin? Pagkakatiwalaan mo pa ba ang dila mo? Mas, alam nyo, sabi ng hindi na natin bubuklatin ito sa Kawikaan or Proverbs, mabuti pa yung tahimik ka na lang, kunti lang mali. Kaysa yung marami kang sinasabi, maraming mali. Naintindihan nyo yun? Kaya kung tahimik ka, less mistakes. Ayan. Okay. Sumisira sa buong buhay natin.
Kaya napakahalaga nitong dila natin eh. Okay, next 7. Verse 7. Lahat ng uri ng hayop ay lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Yung sumunod. Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Hindi daw mapaamo ang dila. Wala itong tigil. Saan? Sa kasamaan. At puno ng lason. Grabe yung definition ng dila. Ibig sabihin yan, rendahan daw po natin yung ating mga dila. Lahat tayo. Wag po tayo magtuturo. Lahat tayo, kasama po ako doon. Hindi ko ine-excuse yung sarili ko doon. Pero kailangan, maingat po tayo. Kasi habang nandito tayo sa lupa, may mga masasarap na ulam. Minsan, mas madalas masarap pag-usapan ang buhay ng ibang tao kaysa buhay natin eh. Tama ba yun? Alam nyo, kasalanan din namin yan. Kahit kami sa pamilya namin, may mga kasalanan din kami nagagawa. Pero sinasabi ko, sinasaway ko sa mga anak ko, sabi ko, mga anak, huwag mong isipin yan. May mga negative eh. May mga negative tayo nakikita. Sabi ko, ipag-pray nyo yung mga bagay na yan kung nakikita nyo. Huwag ninyong entertainin sa isip nyo na kayo ang tama at sila ang mali. Paano kung tama ang puso nila tapos kayo pala ang nagkakalat ng mga ganyan salita? Kahit mabuti na lang kung kami mga magulang ang kausap. Ibig sabihin nun, titigil na sa amin yun. Pero sabi ko, ayusin nyo yan. Kung nakita nyo yan, iayos nyo ang puso nyo, ipanalangin nyo yung tao na yan. Naintindihan nyo ba ibig sabihin? Nasusundan nyo ba? May natututunan ba tayo? Yeah. Mabuti naman kung ganun. Ituloy natin yung Pilipos 3. Ayaw natin ang nakamamatay na bagay. Okay, Pilipos 3. Ta-4 pala. Sorry. Tuloy natin yung Philippians 4. Sabi dito, things that are lovely, whatever, totoo, malinis, maganda, at kanais-nais. Ito yung mga bagay na adorable. Malinis, magandang bagay. Mas magandang mag-report ng mabuting balita eh. Tama ba? Kesa sa pangit na balita. Pero bakit ang pangit na balita laging merong social media? Nakikita natin sa social media lagi yung mga pangit, di ba? Siyempre, hindi naman natin maiiwasan yun. Nung bumagyo si... Sino to? Si Paing. Nakita natin talaga yung mga pangit na bagay. Kailangan malaman natin yan. Pero kapalit nun, ano yung mga magagandang bagay? May mga taong tumulong. May mga taong sumaklolo. May mga taong gumawa ng mabuti nung panahon ni Paing. Pero paano ngayon ko, mas marami yung devastation na story. Mga bagay na kanais-nais. Pag sinabing kanais-nais sa English, praiseworthy. Alam niyo sabi dito sa English, meditate on these things. Ano ba yung sabi ng meditate? Pagnilayan ninyo ang mga bagay nito, pag-isipan niyo. Pag sinabing meditate, ito ay laging isinasa ulo, sinasa puso. Hindi yung pag sinabing meditate, ay tapos na kaming umaten sa CWM Towerville. Balik na sa dati. Ibig sabihin ito, pagdating ng Linggo, oy, marami kaming magandang natutunan itong Sunday na to. I-meditate namin, i-apply namin yung mga bagay na natutunan namin. Dahil marami kaming natutunan sa worship kagabi, i-apply namin sa buhay Kristiyano namin. Magpe-pray kami, luluhod kami sa Diyos. Naalala niyo yung seven ways to praise the Lord. At nakilala tuloy nung mga tao yung pangalan ng anak ko, yung bunso kong anak, si Yada. Ayan, pinreach ni Brother Sam. Yung Yada, o Yada, ay sa ibang translation ay pray with extended hands. Pero ano ba yung definition na sinabi kahapon? Ayun, di na daw. No, extend. Extend, di ba? Ibig sabihin, magpuri lang talagang mayroong kayabangan sa harapan ng Diyos. Pero hindi yun ang topic natin, kaya hindi tayo
isa sa mga bagay na nagustuhan ko kung ba't yun ang pinangalan namin sa anak namin. Okay, anyway, tingnan natin yung ano, yung sumunod. Sabi sa verse 9, yung mga verse 9, ayan, ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan ninyo o niyo sa at tanggapin at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan. So dito ang point number 3 natin is, sige, pakita. Hindi yan. Ang point number 3 natin is active advancement in application. Aktibong pagsulong sa pagsasagawa ng mga bagay na natutunan. Active advancement in application. Ano yung i-apply nyo? Yung mga bagay na natutunan ninyo kay Pablo, sabing ganon. Siguro sabihin nyo, mga bagay na natutunan, eh, Brother Tito, nagpipreach ka ng ganyan. Ikaw ba ay dapat namin pakinggan? Ikaw ba ay dapat namin tularan? Yung mga tinanggap namin sa inyo, Brother Tito, kailangan ba namin pakinggan? Yung mga nakikita ba namin sa inyo ay totoo? Sabi nga, at ang kapayapaan ng Diyos mararanasan namin dahil nakikinig kami sa inyo? May pagmamalaki namin at masasabi namin, hello! Hi! Ako, hindi ako po tumatayo dito para sabihin sa inyo na ako'y isang tao na humaharap sa inyo na ipokritong tao. Sinabi ko rito sa harapan ng mga youth o mga kabataan ng mga nasa Lord's Jubilee Christian School, hindi kami tatayo ni principal dito kasi si principal ay Sister Anne, yung misis ko, na para sabihin sa inyo itong mga bagay na to. Pero nakikita nyo yung sinasabi namin, gawin ninyo. Pero yung ginagawa namin, huwag nyo tutularan. Pagka yung ginagawa namin, opposite sa sinasabi namin, ang tawag doon, ipokrito kami. We are not hypocrites. Kasi kung ipokrito kami, hindi namin kayo matititigan sa harapan ninyo at sasabihin namin, gawin ninyo ito. Totoo po kami. At sa biyaya ng Diyos, sa biyaya lang po ng Diyos, ha? Sa biyaya ng Diyos, hinayaan niya na magkaroon kami ng pamilya na maganda. Eh kung hindi ako nakinig sa Diyos, ano mangyayari sa akin? Sino sabihin niyo, eh nandito na kami sa daan na to eh. Nandito na kami sa daan na magulo na yung buhay namin. Ano pa ba iaayos namin? Hindi po, sa Diyos walang huli. Pwede niyo pang ayusin. Kung narinig niyo yung tama, aba, last year pa kayo nandito, Brother Tito. Eh, hindi pa naman kami perfecto eh. Wala namang, pag iniisip niyo siguro, wala naman nangyayari sa akin. Nakikinig nga ako tuwing linggo dyan, pero pagdating ng during the week, wala naman. Ang tanong ito kasi eh, naaabsorba ng puso niyo. Alam niyo, yung pagpunta po namin dito tuwing linggo, desire namin na lumago kayo sa Panginoon. Pero, kung naaalala ninyo, di ba kayo'y nasa punto na kayo ay, sino dito yung mga nagluluto? Marunong ba kayo magluto? Sino po yung mga marunong magluto? Ayan. Si Royette lang ba marunong magluto? Ibig sabihin, lahat kayo, hindi kumakain. Sino po yung mga nagluluto? Taas po kamay. Ayan, si Edna. Oh. Saludo ko sa iyo, Jonathan. Si Jonathan talaga tagapagluto ito kahit sa may kawayan, nagluluto sa mga kasama niyang mga karpintero. Saludo talaga ako dyan kay Jonathan. Mga lalaking nagluluto, nakakatuwa. Di ba pag nagluto ka, hindi naman pag umapoy na dyan, bayaan mo na yan. Hindi naman ganun eh, di ba? Pag nagluto ka, nagsalang ka ng mantika tapos pinrito mo, bayaan mo na yan. Hindi ganun. Ano ginagawa mo? Babantayan. Hindi lang babantayan. Ano pa dinadagdag mo? Nagdadagdag ka ng mga seasoning, di ba? Nagdadagdag ka ng asin, nagdadagdag ka ng toyo, nagdadagdag ka ng paminta, o whatever ba nasa home na dapat mo idagdag. Hindi yan biglang. Minsan ka may oras pa eh. Nung napansin ko ng mga nagluluto si Ate Del,
may timing pala yung ibang mga sahog. Hindi ba sabasa ihuhulog mo lang sabay-sabay? Eh kung ako yun, anong malay ko dyan? Magsasabay-sabayin ko yan. Yeah. Eh, nandito naman yung ingredients eh. Eh, yaw po. Yan, tatawanan ako ni Rito. Kasi nagluluto siya eh. Eh, kung pinagsabay-sabay ko, ano mangyayari? Labok. Yung mga hindi pa dapat lumambot, lumambot na agad. Diba? May mga bagay na kailangan nilalambot sa ganitong oras lang. At para pag tinikman mo, ang lasa niya, masarap pa at kung maaaring kailangan ito ay crunchy pa habang kinakain mo. Yun yun. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Naniniwala ako bawat isa sa atin may kanya-kanyang timing ang Diyos. Ngayon, kung ito oras mo na, papabayaan natin, Lord, sige Lord, kumilos ka sa buhay niyo. Huwag kayong mainip sa mga kapwa niyo. Bakit ninyo sinisilip yung katabi niyo? Eh, kaya nga ako hindi mapadalo-dalo kasi andito yung isa. Tapos, kala mo kung magsalita, ang galing-galing na. Huwag kayong magtiinan, sige. Hindi kami nagsasalita dito para ipagyabang yung sarili namin. Nagsasalita kami, natularan nyo kami kasi sa biyaya ng Diyos, nagkaganito kami. Naintindihan nyo ba yung pagkakaiba nun? Pinabayaan ng Diyos na kami ang itanaga sa lugar na to bilang mga mabubuting halimbawa sa inyong harapan. Sa biyaya ng Diyos, hindi sa lakas namin, tandaan nyo. At iniluluhod namin kayo sa Diyos at nilalapit lagi namin kayong pinag-uusapan. Kasi nasa puso namin na kayo din ay mapaayos sa buhay Kristiyano ninyo. Hello? Yeah. Hindi namin ninanais na kayo ay mapahamak. Naintindihan nyo ba yun? Ang nais namin kamukha nitong pinapahayag namin ngayon. Kaya nga, nakikita nyo, si Brother Andy, nung umaga, kahapon, nandito. Hindi pa wala umaga, tanghali. Tanghali na nila. Sinundo kayo. Kasi gusto namin kayong maranasan nyo yung nararanasan namin eh. Pabuti naman, masaya kayo. Tapos si the Brother, Lord, pagbalik dito ng gabi, kahit gabi na yun, nagpunta pa rin dito. Saan nyo hahanapin yung mga energy na yun? Kung kami ay merong damdamin na hindi totoo. Peke. Walang pagmamahal. Imagine niyo nga, kung sa aming apat ngayon, hindi namin tinataas yung sarili namin, ha? Kaya namin sinasabi to kasi totoo kami sa inyo, eh. Hello? Hi! Na gusto namin gawin nyo rin sa iba pag kayo nag-mature na sa harapan ng Diyos. Bakit natin kailangan gawin to? Bakit kailangan umabot tayo sa ganong sitwasyon? Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, malapit nang dumating ang Diyos. Hindi lang natin na pag-uusapan pa masyado yung topic na yun dito ngayon. Pero may mga sinyalis na eh. Eh paano kung dumating na ang Diyos? Paano kung dumating na ang Diyos? Tapos tayo sa bahay ay wala lang. Pa-Facebook lang. Pa-tweet-tweet lang. E, tingnan nyo nga, sa salita pa lang tweet. Diba? Tweet. Isang tweet lang nakarating na kung saan sa ang parte ng mundo. Diba yung mga ibon pag nag-tweet? Kung mga parang mga chismis na nakakaabot na kung saan, saan-saan. Paano tayo umunlad sa buhay Kristiyano natin? Kahapon nga, kagabi, ang pinag-uusapan, worship, pagsamba. Paano mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung hindi ka-authentic? Pag sinabing authentic, tunay, totoo, ginto. Pag sinabi mo authentic, katulad ng ginto, para masabing 24 carats gold, kailangan
itapat sa apoy. Kung gusto mong kunin yung purong-puro at dalisay na ginto, pag tumapat yan sa apoy, lahat ng dumi malalaglag. Itong mga suot nating singsing, kaya matigas yan, kasi hindi na 24 carats yan, either 18 carats o 14 carats. Kasi pagka 24 carats, malambot yung ginto mo, hindi magagawang singsing. Ngayon, sa atin, bilang mga Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano, malambot. Malambot ang puso, malambot sa pagpuna ng Diyos. Kahit punahin ka rin ng iba, hindi ka masasaktan. Yung ginto ba masasaktan kapag ka siya ay nasa apoy? Hindi naman nagsasalita yan eh. Pero the more na lumabas yung kanyang purity, the more na makikita mo malalaglag lahat ng dumi. In the same manner, kung tayo ay magiging tama sa harapan ng Diyos, iaayos niya tayo. Ito naman ang hamon ko sa inyo. Huwag kayong madisappoint sa sarili niyo kung hindi niyo pa na-achieve yung level na nandoon kami. Pero kung desire ng puso niyo, kung gusto ng damdamin niyo, gusto po namin maging maayos yung pamilya namin, gusto namin maging kamukha ni Brother Ricky, mayroon din maglilingkod yung mga anak namin, sabihin mo yan sa Diyos. Gusto namin, kamukha ni Brother Andy, yung mga anak niya, napagtapos niya yung iba naging maayos sa pag-aaral, nagkaroon ng mga magagandang apo. Ayan, ipanalangin niyo sa Diyos. Kamukha ni Teacher Lord. Si Teacher Lord, grabe pala to. Doktor pala to, pero nandito sa amin sa Tower Bay. Hindi mo ba papapunta ang magiging doktor? Malapit na maging doktor yan. Papuntahin mo nga doktor dito. Doktor Lorian. Parang yung ano, no? Yung rhyme, Doctor Lore. hindi basta-basta po yung pinapadala ni Lord dito. Kaya, sana, ipanalangin natin kay Lord. Lord, ngayon, hindi pa po ako ayos. Pero darating ang panahon, alam mo po, sa biyaya mo, aayusin mo ako. Sino makapag-aayos? Kabilang ba? Alam niyo kung ano yung seasoning na kailangan niyo? Yung seasoning, hindi every Sunday. Every day. Ito po magpapaspice up ng life niyo. Biblia. Alam ko, may ilan sa inyo, may Biblia na sa bahay. Kung wala pa kayong Biblia, nasa inyo magkaroon ng Biblia. Alam nyo, si Brother Erwin, si Andy, si Brother Andy, Erwin mabuti. May Bible yan. Kahit nga yung maliit na Bible, lagi niyang bit-bit eh. Naalala ko nung last Sunday, hawak-hawak niya yung Bible niyang maliit. Nagpo-project dito. Hindi siya dito nakatingin sa projector, nakatingin doon sa Bible na ang liliit ng letra. Noon, kaya ko pa pong basahin yun. So ngayon, medyo lumabo na ang mata ko. Hindi na kaya ng aking mata. Maganda ang mata ni Brother Erwin. Alam nyo, hinahamon ko kayo. Basahin nyo po yung Word of God. Para ma-authenticate sa buhay nyo. Tapos, ano pa yung sumunod dating ano? Sumunod ay bagay na mga adorable. Mga kaibig-ibig. Kahanga-hanga at huling-huli, nagpapatuloy na umuunlad yung ating pag-apply sa buhay. Itong mga bagay na to, sigurado kayo, magiging panalong Kristiyano kayo kapag ka isinagawa ninyo. Kilala naman kayo ng Diyos eh. Hindi malupit ang Diyos, tandaan nyo. Alam niya ang laman ng puso niyo. At kaya kayo nandito, alam ko, gusto nyo meron kayong matutunan. At gusto nyo pang higit na makilala ang Diyos. Magpakatotoo kayo sa Diyos. Kung naiisip nyo ang Diyos, ay, mahirap lapitan ng Diyos. Hindi totoo yan. Ang demonyo na nagsasabi, mahirap siyang lapitan. Pero ang totoo niyan, pag nagtapat ka sa Diyos, pakikinggan ka niya. Hindi namin pwedeng gawin yun lang. We can call in behalf of you. Pwede kaming manalangin sa inyo. Pero sa totoo lang,
mas dapat kayong gumawa ng pananalangin sa Diyos. Magtapat kayo sa Diyos. Tumawag kayo sa Kanya. Sabi niya, call unto me and I will answer thee. I will answer you. And I will show you great and mighty things which you do not know. Ipapakita ko sa inyo ang mga bagay na kahindik-hindik at hindi nyo pa natutuklasan. E paano mo matutuklasan? Ang susi, tawag. Tumawag ka sa Diyos. Tawag lang. Tawagan niyo ang Diyos. Pray kayo. Manalangin kayo. Dumiretso kayo sa Kanya. Hello? Sige, tayo tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Dakilang Diyos na makapairan sa lahat. Maraming salamat po sa hapon po ito. Dumiretso po kami sa iyo ngayon at lumalapit. Nang hinihiling po namin ang dakila mong kamay na tunay na kumilos sa puso ng bawat isa. Panginoon, hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Marahil sinasabi na namin madalas, I am a failure. O lagi akong bigo. Masyadong mataas ang antas ng pamumuhay ng Kristyanismo. Masyadong mataas ang level para kami ay mabuhay bilang isang Kristyano. At madalas masasabi namin kung gagraduhan kami mula sa isa hanggang sampu, baka nandun lang kami sa number 1, number 2, or number 3. Pero para marating namin yung number 5, parang napakahirap. Lalo pa yung number 10. Alam namin, hindi po namin kaya. Pero Panginoon, tulungan mo kami dahil nais po namin mabigyan ka ng kaluwalhatian. Nais po namin marinig mo mula sa amin na kami ay nagpapasalamat, na kami ay bago ng tao. Panginoon, dalangin ko po sa mga taong nandito, dalangin po namin lahat, nina Brother Ricky, Brother Lore, at Brother Andy, na ang lahat ng mga tao dito ay talagang tunay na makatagpuan. Lumalim pa po ang lahat. Panginoon, salamat po dahil nandito po silang lahat ngayon. Hindi po sila nag-absent ngayong Sunday. At dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng mga dumadalo dito, hindi pa nakakadalo at dadalo pa, ay magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Magkaroon ng malalim na pagmamahal. Magkaroon ng malalim na pagnanais na lumago sa kanilang mga buhay Kristiyano. Panginoon, sa mga bagong dalo po namin at mga ilang beses pa lang dumadalo, umaaring lahat po na nandito na matagal na pong dumadalo, dalangin po po, Panginoon, dalangin po namin na panatilihin mo yung damdamin na ikaw, o Diyos, ang unang-unang magkaroon ng kaganapan. Dahil alam po namin pag masaya ka, Panginoon, sa amin, mararamdaman din po namin sa kaibuturan ng aming puso na kami ay magiging masaya rin. Dahil wala naman po sa amin dito na nagsasaya dahil kami po ay nagkakasala. Wala po dito sa amin na masaya dahil kami po ay gumagawa ng masama. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga kamalian. Sagipin mo po kami sa mga sitwasyong kagaya nito ngayon. Ang dalangin po namin, one day, matured na po kami bilang mga Kristiyano.
Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.